mga bulkan sa Earth ay mga geologic architects. Ginawa nila ang 80% na lupa sa ibabaw ng mundo. Naglalagay ng pundasyon at nagbibigay daan upang ang mga tao ay patuloy na mamuhay. Ang kanilang puwersa sa bawat pagsabog ay gumagawa ng bundok at pati na rin craters. Nagkakaroon ng ilog na lava sa paligid. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mga elementong nagdudurog sa mga bato mula sa bulkan na nagiging sustansya o pataba mula sa pagiging matigas nito at nagiging mayaman at matabang lupa na nagbibigay daan upang ang mga tao sa lugar ay magamit ito at umunlad ang kabuhayan. May mga bulkan sa bawat kontinente, maging sa Antarctica. Nasa 1,500 bulkan ay itinuturing pa ring potensyal na aktibo sa buong mundo ngayon. 10% nito ay nasa boundaries ng United States. Ngunit ang bawat bulkan ay naiiba. Ang iba ay pumuputok ng malakas at marahas katulad ng pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991. At ang iba ay naglalabas ng malailog na lava na tinatawag na effusive eruption. Katulad ng aktibidad ng Kilauea Volcano sa Hawaii noong 2018. Ang mga pagkakaibang ito ay dahil sa kung paano o ano ang mga activity na nasa loob ng bulkan. Ang effusive eruptions ay mas karaniwan kapag ang magma ay hindi gaanong malabot o runny, na nagpapahintulot sa gas na makatakas at ang magma ay dadaloy pababa sa mga slope ng bulkan. Ang explosive eruptions naman ay nangyayari kapag ang malapot na tinunaw na bato ay kinukulong ang mga gas. Namumuo ito hanggang sa magkaroon ng marahas na paglabas. Karamihan sa mga bulkan ng mundo ay nasa boundary ng Earth tectonic plates. Malawak na parte ng lithosphere sa ating planeta ay patuloy na lumilipat at nagbabanggaan ang bawat isa. Kapag nagsalpukan ng mga tectonic plate, ang isa ay bumubulusok sa ibaba na tinatawag na subduction zone. Habang ang mga pababang landmass ay patuloy na lumulubog sa kailaliman ng Earth, ang temperatura at pressure ay umaakyat na nagpapalabas ng tubig mula sa mga bato. Bahagyang binabawasan ng tubig ang melting point ng nakapatong na bato, bumubuo ng magma at umaakyat sa ibabaw ng isang natutulog na bulkan. Hindi lahat ng bulkan ay nauugnay sa subduction. Isa pang paraan ng pagbuo ng bulkan ay ang tinatawag na hotspot volcanism. Sa sitwasyong ito, ang lugar ng magmatic activity o ang tinatawag na hotspot na nasa gitna ng isang tectonic plate ay tinutulak nito pataas sa crust upang bumuo ng bulkan. Bagamat ang mismong hotspot ay pawang stationary, ang tectonic plates ay patuloy na gumagalaw, bumubuo ng isang linya ng bulkan o isla sa ibabaw. 75% na aktibong bulkan sa mundo ay nasa paligid ng Ring of Fire, isang 25,000 milyang habang horseshoe ang hugis ng isang hanay na bulkan at isang seismically active sites na nagbabalangkas sa Pacific Ocean. Kilala rin bilang Circumpacific Belt. Tinutuntun ng Ring of Fire ang lugar ng maraming tectonic plates kasama na ang Eurasian, North American, Juan de Fuca, Cocos, Caribbean, Nazca, Antarctic, Indian, Australian, Philippines, at iba pang maliliit na plates na siyang pumapalibot sa lahat ng malalaking Pacific plate. Ang mga plates ay patuloy na dumadausdos, nagbabanggaan o gumagalaw sa itaas o ibaba ng isa't isa. Ang mga paggalaw na ito ay nagre-resulta ng mga malalim na kanal sa karagatan. Mga pagsabog ng bulkan at ang epicenter ng paglindol hanggang sa kung saan ang plates ay nagtatagpo, ito ay tinatawag na fault lines. Ang mahalaga, ang mga bulkan sa Ring of Fire ay hindi konektado sa isa't isa. Ang isang pagsabog ng isang bulkan sa Indonesia ay walang kaugnayan sa isa sa Alaska. At hindi nito magagalaw ang nakakatakot na Yellowstone Supervolcano sa Western United States. Kung pag-uusapan ang panganib mula sa bulkan, mahalagang sumunod sa mga lokal na otoridad
dahil marami itong panganib bukod sa pag-agos ng lava. Ang isang particular na panganib ay ang pag-agos ng pyroclastic. Mga avalanches na mainit na bato, abo at nakakalason na gas na bumababa sa mga dalisdis sa bilis ng kasingtaas ng 450 miles bawat oras. Kagaya na lamang ng nangyari sa Pompeii at Herculaneum na siyang naglipol sa mga tao doon pagkatapos na sumabog ang Mount Vesuvius sa Italy noong AD 79. Nagkakaroon din ng pagsabog ng putik na tinatawag na lahar na sobrang mapaminsala. Ang mabilis na pag-agos ng mga alon ng putik at mga labi ng maaaring tumakbo pababa sa gilid ng bulkan na nagbabaon sa buong bayan. Sobrang mapanganib din ang mga abo na galing sa bulkan. Hindi ito katulad ng abo na nagmumula sa kahoy tuwing campfire. Ang abo ng bulkan ay gawa sa matutulis na mga fragments ng mga volcanic glass na may habang halos 2 milimetro. Nabubuo ang abo habang ang mga gas nito ay tumataas. Dinudurog nito ang mga malalamig na bato habang bumubulusok ang mga ito sa bibig ng bulkan. Hindi lamang ito mapanganib kapag nalanghap, mabigat din ito at mabilis ang pagbuo. Kaya nitong gumuho ng mahihinang istruktura. Kaya nitong putulin ang daloy ng kuryente at mahirap itong linisin pagkatapos ng pagsabog. Noong 1815 ay naitala ang pinaka-nakamamatay na pagsabog sa kasaysayan ng Mount Tabora sa Indonesia. Ang pagsabog ay isa sa pinakamalakas na naidokumento at lumikha ng kaldera. Ang bunganga nito ay 4 na milya ang lapad at higit sa 3,600 feet ang lalim. Ang superheated plume na abo at gas ay umaabot sa 28 miles sa kalangitan na lumikha ng pagdaloy ng maraming pyroclastics noong sumabog ito. Ang pagsabog nito ay pumatay ng humigit kumulang 10,000 na tao. Ngunit hindi lang iyon ang epekto nito. Ang abo ng bulkan at gas na na-inject sa atmosphere ay tumakip sa araw at nagpataas ng reflectivity ng Earth. Lumamig ang ibabaw na naging sanhi ng tinatawag na taon ng walang tag-araw. Nagkaroon ng taggutom at nagkasakit ang mga tao roon na pumatay sa humigit kumulang 82,000 na tao.